Sa puntong ito, inaanyayahan po nating muli si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Dal Secretary, Secretary Conrad Estrella, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Kompleto po at marami po kaming kasama ng mga cabinet member. Dahil po, kaya po nandito sila. Dahil po ang aming ginagawa kapag may programa ang pamahalaan, hindi lang namin iniiwan sa isang departamento lamang. At lahat ng iba't ibang departamento ay na makakatulong ay kasama sa pag-implement ng programa na yan. Kaya nandito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel, ang ating DSWD na Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Ito po, napakahalaga dahil po hindi po magiging maganda at matagumpay ang ating mga programa kung hindi po maganda ang ugnayan at pagsasama at kooperasyon ng national government at saka ng local government. Kaya po, nandito para ayusin lahat yan ang Secretary ng DALG, Secretary Benhur Abalos. Ang Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Ang Congressman ng 2nd District ng Camarines Sur, Elry Villafuerte. Ang Congressman ng panlimang distrito ng Camsur, Miguel Luis Villafuerte. Ang Congressman ng 1st District naman ng Camsur, Anthony Oribata. Governor ng Camsur, ang ating butihing gobernador, Luigi Villafuerte. At yung bagong sumpa sa RDC ng Region 5, ang governor ng Camarines Norte, Governor Ricarte Padilla. Lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal, at lalong-lalo na ang pinaka-importante na nandito ngayon na bisita natin kayo po, mga beneficiary ng agrarian reform. Ating mga lahat po ng ating mga bisita na nakarating ngayong umaga, mga minamahal kong kababayan, Diyos marhay na aga sa Indogabos. Ginagaya ko lang si Secretary Conrad dahil ngayon lang ako nakarinig ng Ilocano na nagsasalita ng Bicolano. Hindi ko alam kung naintindihan ninyo. Ako, naririnig ko Ilocano pa rin eh. Kaya paano ka saan ka natuto ng Bicolano? Magsususpetsahan ka kung sino nagturo sa iyo niyan. Ikinalulugod kong makasama ang ating mga kababayan sa Bicol upang ipagkaloob ng personal ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong para mapaunlad ang inyong pamumuhay at ang ekonomiya ng inyong rehiyon. Kung may makakilala na, sa tuwing babalik ako dito, ramdam ko ang mapakainit na pagtanggap ninyo sa akin, mga manoy at mga manay. Katulad ng aking ama, na bumisita rin dito sa Camsur upang suportahan ang ating mga magsasaka, nais ko rin iparamdam ang aking buong pusong pagkikilala sa inyo sa kumakayod araw-araw, ngunit kinakapos pa rin upang matustusan ang inyong pangangailangan. Kaya asahan ninyo, lagi kaming may baong magandang balita at pasalubong mula sa pagtatapos ng imprastruktura na aming ipinatayo
hanggang sa mga programang aming pasisinayaan upang maging mas masagana ang pamumuhay dito sa Region 5. Ilan sa kaabang-abang na infrastruktura sa lalawigan ng Camarines Sur ang Camarines Sur Expressway. Andyan din ang Pasakaw Balatan Tourism Coastal Road at ang sisimulan natin na New Naga Airport Development Project. Ito ay mga inaasahang magiging susi na mas mabilis na transportasyon at mas magiging malagong ekonomiya. Bukod po rito, nailunsad namin noong nakaraang taon ang kadiwa ng Pangulo at Pambansang Pabahay para sa Pilipino o yung tinatawag na 4PH Housing Project dito sa Camarines Sur. Namahagi rin kami ng mga harvester, transplanter, pataba at abono ng lupa, pati na rin ang mga financial at livelihood assistance. Ito ang mga naging hakbang ng ating administrasyon upang maisulong ang mas maginhawa at mas maunlad na kabuhayan para sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit, hindi po rito nagtatapos ang ipapagkaloob namin tulong sa inyo. Dahil sa araw na ito, ilalapit namin muli sa lahat ang serbisyo ng gobyerno. Sa pangungunan ng Department of Agrarian Reform, maghahandog tayo ng mahigit 2,001 titulo ng lupa na tinatayag 2,000 agrarian reform beneficiary dito po sa Bicol Region. Sa kabuuan po, sa buong Pilipinas, nakapagbigay na po tayo ng halos 30,000 Certificate of Land Ownership Award, ang CLOA, at kasama, o yung iba naman ay e-title, electronic title, na halos 30,000 agrarian reform beneficiary sa buong bansa mula Enero hanggang Mayo ng taong ito. Meron pa pong 36,000 CLOA at e-title na ipapamigay natin sa lagpas na 30,000 agrarian reform beneficiary bago matapos ang taon na ito. Magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay ang mga na kinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Sa tulong ng programang ito at sa bisa ng Republic Act 11953 na ating nilagdaan, hindi na ninyo kailanganing magbayad ng taunang amortisasyon sa lupang inyong natanggap mula sa pamahalaan. Sa halip, tutulungan pa namin kayo na gawing mas produktibo at malusog ang inyong mga lupa at tunay na dekalidad ang inyong mga ani. Alam niyo po, ang agrarian reform na programa ay ang lagi nating nakikita ang pagbibigay ng titulo. Hindi talaga totoo naman at yan ang pinakamahalaga. Ngunit, ang kasama po sa batas ng agrarian reform ay meron ding suporta sa pamamagitan ng mga makinarya, sa pamamagitan ng mga ayuda, sa pamamagitan ng technical support na dadalhin ng agrarian reform para talagang mas maganda ang ani na makikita ng ating mga magsasaka at mas maganda ang huli ng ating mga ngisda. Magkakaloob din kami ng mahigit 6,000 farm machinery at equipment na nakakahalagang 20 milyong piso upang tuluyang umusbong ang inyong mga sakahan. Pabibilisin din natin ang pag-ani ng inyong produkto at paghahatid ng pagkain sa mga mamamayan nang matugunan ang tumataas na demand sa pagkain sa buong bansa. Natapos na rin namin ang 8 farm to market road na maglalapit sa ating mga magsasaka sa mga mamimili. Kaugnay nito, siyampa ng farm to market road ang ating ipapagawa sa iba't ibang bahagi ng Region 5.
Paiigtingin din natin ang pagtutupad ng support services sa Bicol Region na kung sumasahin mula sa simula ng administrasyon ay nakatulong na sa halos 83,000 benepisyaryo. Makakaasa po kayo na patuloy namin pangangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka, anumang balakid ang inyong harapin, dumating man ang tagtuyot o tagulan. Hindi rin namin lingid sa kaalaman ang problema na patuloy na sumusubok sa agricultural na sektor ng Kamsur, ang hinaharap natin ngayong El Nino. Ayon sa pinakahuling datos na aming nakalap, mahigit 80,000 pamilya sa higit 900 barangay sa Bicol Region ay lubhang naapektuhan ng El Nino. Ang masakit pa rito ay tinatayang higit na 500 milyong piso ang halaga na pagkalugi ng nararanasan ng ating mga magsasaka. Hindi namin hahayaan na harapin ninyo ang nag-iisa ang mga hamon ng El Nino. Nandito kami para patuloy na umagapay sa inyo. Sa katunayan, aabot sa 60 milyong piso na halaga ang tulong at ayuda na ibabahagi ng tanggapan ng Pangulo para sa Camarines Sur at Camarines Norte. Yun po yung cheque na ibinigay natin sa ating mga butihing gobernador. Sa panig naman ng DSWD, mabibigyan ang 276 na benepisyaryo na nasa ilalim ng ayuda sa Kapos Sakita Program o AKAP ng cash assistance na aabot sa higit 820,000 piso. Dagdag din po rito ang paghahanda o pag tinatawag na pre-position na humigit kumulang 40,000 food pack na nakakahalaga ng kabuuang 27 milyong peso sa buong rehiyon. Sa usaping agrikultura naman po tayo, bago pa man ako mahalal bilang Pangulo, ay talaga pong malapit na sa puso ko ang sektor ng agrikultura. Naniniwala ako sa potensyal nitong baguhin ang buhay ng bawat Pilipino, kaya naman po ay ilang beses ko nang nabanggit na kailangan talaga natin tutukan ang pagpalago ng inyong sektor. Ngayong araw, magbabahagi ang Department of Agriculture ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng butil ng palay at mais, mga bagong traktor, mga pautang mula sa Agri-Negosyo Program. Para naman sa long-term plan, para sa matagalan na plano, ang DA rin po ay masusing nagpaplano at nagpapatupad ng mga paunang hakbang tulad po ng pagpapagawa ng ating nakita ng mga farm-to-market road, pagpapalawig ng mga lupang sakahan at palaisdaan, pagsasaayos sa sistema ng irigasyon, at ilang pang mga infrastructure project na suporta at magpapabilis sa daloy ng produktong pang-agrikultura. Sinusulong din ng DA ang paggamit ng mga science-based at climate-resilient technologies para sa pagsasaka. Pati na rin ang pagtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga tinatawag nating strategic agriculture and fisheries development areas. Kasama na rin po sa pangnawakan at pangmalakasang inisiyatibo ng DA ay ang pagbigay ng pinansyal na tulong sa ating mga magsasaka tulad ng mga programang pautang, yung insurance at paghihikayat sa mga mamumunuan sa sektor ng agrikultura upang magkaroon kayo ng kapital na pangkabuhayan. Hangad din namin na maangat ang pangingisda sa inyong probinsya. Kaya po, magbabahagi ang Bureau of Fisheries at Aquatic Resources ng 3 unit ng D-Makinang fiberglass reinforced na bangka. Ito po ay ilan lamang sa mga agresibong hakbang na talaga namang itinutulak at inaalok natin sa ating mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng administrasyon na ito. Kasabay po rito, mamimigay ang dole ng mga padyak para sa higit na 100 benepisyaryo at cash payout para sa mga nasa ilalim ng programa ng Dole na tupad. Makikita ninyo naman na siksik, liglig at nag-uumapaw
ang aming tulong upang kayo'y makabangon mula sa pagsubok na kinakaharap ninyo ngayon. Dalangin po namin na payabungin ninyo ang mga natanggap ninyong biyaya ngayong araw. Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupain at matutunan ninyo ang mga makabagong pamamaraan na magpapadali sa inyong hanap buhay. Sa mga nakatanggap ng presidential assistance, gamitin ninyo ito upang mas mapalawig pa ang inyong mga sakahan, palaisdaan at ang mga negosyo. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin sa oras ng pangangailangan, lalong-lalo na kung ito ay makakatulong at makakabuti sa inyong mga kalagayan. Tinatawagan ko naman ngayon ang DA at saka DAR na pagpatuloy ang pamamahagi ng lupa at mahalagang serbisyo sa mga magsasaka sa iba't ibang sulok ng bansa, lalo na sa mga lubos na naapektuhan ng tagtuyot. Naway maging masinop at masigasid din ang DPWH sa pagsunod sa ating plano nang sa gayon ay matapos ang mga infrastruktura sa lalong madaling panahon. Sikapin po ninyong tapusin agad ang natitirang flood control project sa Bicol River para maibsan ang pagbaha ng posibleng idudulot naman ng mukhang susunod na La Niña. Pahalagaan namin ang tiwalang ipinagkaloob ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbigay ng suporta na sa kanilang kabuhayan at pananatili sa integridad ng ating lupa at iba pang yaman ng kalikasan. Sa ating pagbubuklod ngayong araw, umaasa akong patuloy tayong makakapagbigay ng lakas sa isa't isa na maisulong natin ang mas maunlad, maliwanag at masaganang bukas para sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Diyos mabalos.